Vice President Sara Duterte briefly stepped away from guarding her chief of staff, Zulaika Lopez, who was rushed to a hospital in Quezon City due to panic attacks. Duterte, who had been staying with Lopez since Friday, said she was allowed to go home to see her children on the condition that Senators Ronald de la Rosa and Christopher Goh replaced her. Duterte adds Lopez has expressed her intent to resign due to deep trauma from her house detention. Wala naman siya sang sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at sinabi niya na gusto niya tapusin na niya yung part niya sa hearings niya. Ma-discharge na siya doon sa hearings. Lahat ng tanong sa kanya, tanungin na. On Sunday, Duterte supporters gathered outside the Veterans Memorial Medical Center, where Lopez is staying, criticizing the administration's treatment of her and her office. Some are even calling on President Marcos to resign. Vice President Sara Duterte willing to undergo medical tests to prove she is in the right state of mind. In an online address late Sunday night, Duterte raised the stakes, saying she will even undergo drug tests if those under the office of the president as well as lawmakers will do the same. Duterte is responding to several lawmakers who said she needs a psychological assessment after a meltdown in one of her recent press conferences. She earlier revealed ordering someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez if she happens to be killed. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. The vice president also claiming she's becoming a punching bag to cover up corruption in government. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. The vice president also called on Filipinos to demand better services from government. She says politicians must fulfill the promises they made during the campaign, citing in particular the 20 peso per kilo of rice, which President Marcos promised in 2022. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas.
dapat ay tinutupad yon. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Government security agencies on alert over Vice President Sara Duterte's alleged threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. National Security Advisor Eduardo Año asserts all threats to the president are taken seriously. Meanwhile, Philippine National Police Chief Romel Marbil has ordered a thorough investigation into the matter. Duterte later clarified her remarks were not threats, but a statement of concern for her safety. They would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Patayin ko si Liza. Anong benefit nun sa akin? Wala. Buti sana kung tigapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman. Duterte's ally, Senator Ronald De La Rosa, also coming to her defense. Kaya sila, kinukonsider ka kailang active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? You shoot me, I'll shoot you. Pero considering the situation, intindihin rin natin yung kanyang masyado na siya nagigipit, masyado na siyang feeling talagang parang pinagkaisahan, ganon. So normal reaction ng tao yan. Intindihin natin. After the vice president's brazen attacks, some lawmakers believe she provided a clear ground for her impeachment. ACT Teachers Party List representative Franz Castro says they are preparing an impeachment complaint against Duterte. They plan to file it within the year. Betrayal of public trust, pero oh, nakalagay na rin doon kasi dahil nga sa confidential funds. Betrayal pa rin of public trust. Another factor din ng betrayal of public trust, itong nangyari. Hinug na talaga yung impeachment complaint. No, ito, titignan natin sa mga susunod na araw, ano yung magiging decision ng people's organizations. Within this year, dapat. Let's now get an update on the weather from Pagasa forecaster Lori De La Cruz. Good morning, Lori. Good morning, Ms. Bettina, and all our viewers and listeners. As of the moment, the intertropical convergence zone is continuously affecting Mindanao, and it's causing cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Mindanao area. So there is a possibility of flash floods and landslides over the said area due to moderate at times heavy rains. While here in Apayao, Cagayan, and also Batanes, they will experience cloudy skies with rains due to Amihan or northeast monsoon. But for Metro Manila and the rest of the country, general fair weather apart from localized thunderstorms. And as of the moment, we're not monitoring any LPA or tropical cyclone inside the Philippine area of responsibility. That's the latest from Pagasa. This is Lori De La Cruz. Thank you very much for the update, Lori.